So yan guys, bali nag-set up po tayo dito sa labas. So tuturo ko ngayon kung paano mag-set up ng isang amplifier tsaka isang equalizer. Para lang po ito sa, nito pa lang yung gamit. Merong EQ tsaka isang amplifier lang. So gamit natin na speakers ngayon is maliliit. Separated natin yung bass tsaka mid-high yung kanyang gamit dito sa amplifier. Papakita muna natin yung ating speakers na gagamitin. So sa bass natin, ito yung gagamitin natin. Ito yung Joson Dual Impedance. So model pala nito is KW880M na subwoofer. So double coil po ito mga guys. So naka-parallel po ito. Yan, so 450 watts peak power. So same dito sa isang speaker. So dahil dalawa yung subwoofer natin, 4 ohms, naka-parallel po siya, connection. So isa na lang yung wire patungo sa ating amplifier na Joson Saturn. So total impedance nito is naka 2 ohms load sa ating sub. Yan, ito naman yung Joson mid vocal natin na 6.5. Yan, nasa 350 watts po ito kada isa. Naka-parallel, so 4 ohms. So i-tweeter natin is to Sonra 200 watts. Yan, so parallel connection to, so 4 ohms load sa ating mid-high. Yan, ito yung mid-high natin. Ito siya naka speak on. Yung sub natin is naka wire lang. So muna tayo dito sa setup. Yan, kasi ito yung request ng ating isang subscribers kasi bago yung gamit niya. So dito mga sir, mga guys, kapag meron tayong equalizer, pwede na natin masiparate yung ating outputs ng bass tsaka mid-high. So gagawin lang natin yung channel 1 dito is gagamitin natin sa bass. Yung channel 2 is yung mid-high. So gamit pala natin na equalizer is DBX. Yan. So matagal ko na itong ginagamit. Hanggang ngayon is okay pa naman. So ginagamit ko na to nung hindi pa tayo nagbablog. Yan. So muna tayo sa input dahil yung input ni bossing is cellphone lang yung gagamitin niya. So gamit lang tayo dito 3.5mm jack to RCA. Yan. So kailangan natin dito gagamit ng PL jack na monotype. So ito yung mga PL jack na monotype, no. Yan. So para hindi mahirapan is gamit ka lang nito ng PL jack. So kakabit natin yan sa input 1 tsaka input 2. Yan, itong ating RCA patungo sa ating cellphone yung inputs. Yan. So kakabit natin yung cellphone dito. So ito yung cellphone natin. Kakabit lang natin yung 3.5mm jack dito. Yan. So mas mainam tanggalan nyo ng nito yung kanyang cover niya, no, para hindi siya maglo-lose contact kasi hindi maka-push yung RCA kapag merong cover, hindi kakapit yung ground. Yan, kailangan tanggalan ng ito casing. Yan. So yan, tapos dyan, so susunod natin gagawin, gagamit lang tayo nitong RCA wire. Yan. So okay lang XLR kung meron ka XLR, pero dito sa atin is RCA lang gamit natin kung meron tayong PL jack connectors gaya nito. So dito sa channel 1 natin, dahil ginagamit natin to pang bass, yan, kakabit natin dito sa output channel 1 yung pang bass natin. Tapos yung dulo nito is yung puti din, kabit natin yan dito sa input. Yan, piliin tayo sa input. So left tayo. Yan, left input. Tapos yung output ng left natin, ito siya, ito yung subwoofer speaker natin na gagamitin pang bass. Yan. So dito naman sa output channel 2, ito siya, gagamitin natin yung red para hindi tayo malito. So output channel 2 is ito yung red natin.
Kakabit natin yan sa right input ng ating amplifier. So yung output naman ng right, dahil pang mid natin siya, kakabit natin yung mid high speaker and tweeter dito. Ayan. So yan yung setup sa equalizer tsaka amplifier. Ayan. So ngayon isa sound check natin yung ating ginawang connection. Ayan. Plug in natin guys yung mixer, equalizer tsaka amplifier. Ayan. So dito power on natin yung amplifier. So kung saan tayo naka-input sa ating amplifier, doon yung isi-select sa input. So sa CD po ako nagkakabit ng input. So gagawin ko dito is yung half ko dito yung treble tsaka half din yung bass. Ayan. So yung loudness gagamitin ko siya para buo pa rin yung tunog. Ayan. Tapos ito yung master volume. Tap natin yan. Tapos dito tayo mag-adjust sa volume natin sa music. Ayan. So kung meron kang microphone, pwede ka dito magkabit patungo sa wireless microphone, direct na po yan. So ito lang yung adjustment sa music natin para matuno natin or masiparit natin yung tuning ng ating music. Ayan. So yan, sub natin is ito, channel 1 to left channel. Yung mid natin is channel 2 ng EQ patungo sa right channel ng ating amplifier. Ayan. So magte-test tayo sa ating cellphone. Pili lang tayo ng music. Ang kaganda dito sa cellphone tayo magkakabit is pwede lang tayo pumili ng mga kanta sa YouTube. Maraming kanta sa YouTube, pwede tayo mag-select. Ayan. So play tayo ng music mga guys. So ito guys, nag-play na tayo ng music. So bali ito yung input gain ng ating bass. Ayan. So naka-on pala yung range natin. Plus negative 12. So maganda to kapag i-on nyo is lalakas yung kaniyang audio. So same dito is naka-on po siya. Ayan. So mauna tayo dito sa kaniyang bass. Channel 1 sa equalizer. So off natin yung volume. So yung balance natin, yung left muna yung patunogin natin yung bass. Ayan. So off natin volume. Ayan. Off natin yung gain. So malakas yung sa buffer natin na diutso. Bass pa lang po yan, tumunog. So ito yung setting natin sa EQ. Naka-up yung 250 Hz. Yan. Ito yung maganda sa tuning ng box cobre. Naka-up dito. Lapitan natin yung speaker natin. Siya guys yung diutso natin KW 880. Ayan.
Yan. So, tumunog na yung bass natin. Dito naman tayo sa channel to, yung mid-high natin. Yung nasa taas. So, gagawin natin, pindutin natin yung low cut para mabawasan yung bass niya. Para buka lang yung main na source niya. So, transfer natin yung balance dito sa right. Kasi ito yung right yung mid-high natin. So, volume natin. Ito yung mid-day natin, Joson 6.5. So, meron ng audio yung mid-high natin. So, ngayon, pagsabay na natin, yung balance, is kailangan nakagitna po ito. Yan, naka-half. Para magbigay ng audio yung left at right, mabalance yung kanyang outputs. So, up na natin yung main volume. Ito siya, yung bass and mid-high. Naka-cross digit tayo mga boss. Powered by Joson Power Amplifier. Joson Amplifier. DJ John Remix of Team Titan Philippines.
John Ganea Remix. DJ John Remix of Team Titan Philippines.